Magbabalik po kami dito sa Chicken Talk at bago natin magpatuloy itong panayam natin kay Frank Berin, reigning World Slasher Champion, gusto ko lang po magpasalamat sa aming mga sponsors, ang Thunderbird, ang LDI at syempre ang Scratch It. Mr. Roger Go, thank you sa iyong suporta. Okay, Frank. Kanina, bago tayo nag-umpisa ng interview, nabanggit mo na time binitaw na sobrang galing. Sabi mo, may 400 na gano'n ka na sa Bacolod. So, ano ibig sabihin? Nag-breed ka na? Meron ka ng kapartner? O anong pwede mo natin ikwento? Apo. Ay, yun po si Mr. Hinko, Membinancio. Eh, siya po yung nagbe-breed ng mga kinukuha kong manok. Okay. Ito, katulad po nito, yung nag-champion sa kanya po galing. Ay, ako po naman, 2 years ago, namimili na po ako ng mga stag kay Mr. Chito Reyes. Chito Reyes, ano? Ng Bulacan, ng San Jose del Monte. Okay. Ayun po, marami ako napili doon dati. Tapos, sinali ko po sa stag derby, dito po sa Santa Maria dati, 4 stag ho. Okay. Nakapili ako, naka-2 entry ako, double champion po. Yung puro bully ko, panalo ko lahat yun. Okay. Ayun, basta lagi po ako sa kanya bumibili. Tapos nga po, yun nangyari. Namatay po siya. 2 years ago nga po, namatay. Ngayon, ang ginawa ko po, lahat po ng materialis niya doon na pambreeding, bumili po ako sa kanya. Binili mo lahat? Namili lang po ako, mga 40 heads po na yung mga babae, tsaka 10 broodcock po napili ko sa tapos kanya. Tapos dinala sa Bacolod? Dinala ko po ngayon sa Bacolod. Ngayon po, ayun, marami na po siya lumabas niya. Partnership with Binancio? Apo, Mr. Binancio Hinko. So parang si Binancio ang grower? Apo. Siya yung ano? Saan binibreed dito o doon na rin? Sa lahat? Kanya, doon na sa Bacolod doon lahat. Na lahat. Nandun na pa ang mga manok namin yan. So ito ba yung first time mo na mag-harvest ng stag sa kay Binancio o dati na? Pangalawa pa lang ho to. Pangalawa? Mm. Ano nangyari last year? Yung una ho, naging maganda naman ho score niya. Maganda score? Oo. Marami na ho naging nanalo. Kaya lang konti lang ho lumabas na ho. Nasa wala pang, sa 100 lang ho yun. Konti so, lang so po yun. So hindi ka pa nakapagbenta? Hindi ho ako nagbenta. Pang sarili lang? Mm-hmm. Pang sarili. Pero yung nasa 100 na na-produce, maganda score? Ay, maganda naman po naging ano score. Ano mga naging score niya? Nakapasok naman po kami sa elimination ng bakbakan, naka 3 points, tapos naka 5 kami. Hindi na kami tumuloy. Okay. Tapos dito sa mga 4 stag dito, 3 win, 1 loss, ganoon naman ang naging... Ano ito, more bulik to? Ano? Oo, more bulik. Ito rin yung bulik na... Inilabang ko sa slasher. Ah, okay. Sa Araneta, yung naka 6 na po. Okay. So, itong taon na to, mga ilan na mga harvest mo? Siguro, mga sa 300 to 400 heads na bulik yan. 400 heads na bulik? Mm-hmm. Puro bulik lang yun, walang mga pula, ano, meron din. Karamihan nun ng bulik, siguro nasa 300 heads yung bulik. Yung bulik pa lang. Mm-hmm. Pambenta ba ito? Ano? Hindi ho eh. Hindi ho? So hindi may benta. Pwedeng hingi? Ay, pwede ho, walang problema. Ay, hingi na lang ako. Anyway, sobrang bilib mo doon sa palahi mo na talagang ano, ilalaban mo na lang. Opo. Yun. Talagang ngayon mga okay, ngayon eh April gaano edad ng mga manok? Ano mo yun eh, meron akong banded ng NGBA. Meron, eh. Oh. So mga 4 months na siya. Oh, tapos bakbakan meron na. So ano nakita mo? Maayos naman. Maayos kaya, naman po. Oh. Mga napalabas namin. So tingin mo ba may laban tayo sa ano ngayon, bakbakan? Ah, meron po. O saan ka ba? Digmaan, sasali ka rin? Oo po. Meron din. May laban po. Oh, alam mo? Dadalawang tao pa lang yung nag-champion sa Bakbakan at World Slasher. Di ba? Si Jenjen Arayata at Sunny Magtibay. So baka ikaw maging pangatlo. Sana nga po. Okay. Pipilitin ko. Ito, sila, naunang muna Bakbakan bago World Slasher eh. Ikaw, World Slasher muna. Bago. Ngayon, baliktad ho. Baliktad, no? Okay. So nakikita ko dito meron kang 2 alalay. Ay. Mga anak mo ba yan? Mga anak ko po yan. Okay. So, mahilig ba? Mukhang naka-Thunderbird na rin eh. Mahilig naman ho. Kahit saan, sumasama ho. Pero hindi ko, gusto ko muna, mag-aral ho muna sila. Mag-aral naman ho. Ayos naman ho yung kanilang pag-aral. Pero yung pagkahilig nila sa manok nandyan? Nandyan ho. Nandyan. Yung paghiling. Kung hindi, wala ngayon dito yan. Oo, diba? Totoo ho yun. Kahit eh, anong... alam mo, yan ang advantage mo. Yan ang lamang mo sa maraming sabungero. Di ba? Opo. Maraming sabungero katulad mo na successful naman, pero walang pagpapasahan ng pagiging sabungero nila. Katulad diba? Ho nung uncle ko. Wala ho. Ah, si, ano ba, nasirang...
engineer. Pasipik ka, walang anak na napansin. Marami ho, limang anak niya lalaki. Lima? Wala hong nahilig sa, wala ho. Walang nagmana. Kaya nga ho yung farm na yun, naging resort ho ngayon. Ginawa resort na lang. Okay. Wala hong nagmana. Okay. So si Engineer Berin, saka si Kong Rudy, partner sila. Oh, yung panahon pa ho na Mulawin. Mulawin, okay. Pero believe ako sa, yung Mulawin na-identify kay Kong Rudy, no? More, ano? Pero si uncle mo talaga yun. Yun ho talaga may ari. Manok niya lahat. Lahat ho yun. Lahat, oh. Si engineer, si uncle ko talaga yun. Although, hindi naman natin na si napakabait na tao naman ni Kong Rudy. Oo. Kahit naman ang uncle mo. Ay, oo. Sobrang bait ho nun. So, ngayon na mayroon ka ng farm sa Bacolod, anong tawag mo doon sa farm mo? Eh, wala lang ho. Basta, wala lang farm? Hindi, wala mong pangalan yun. Basta ho yun, naka-under ho kay Mr. Binancio. Okay. Hindi ho, basta, pero akin ho, may farm ho ako doon, mga 2 hectares po yung farm ko doon na ano. Eh, dapat ka maggawa na ng branding, di ba? Kasi nag-champion ka na eh, dapat. Under pa ho ni Mr. Hinko yun eh. Dapat may sarili ka ng pangalan. Diba? Eh, baka ho ngayon season na to, lalagyan ko na. Ayan, okay. Eh, ano yan eh. Alam mo, kahit na... Noong isang araw na interview ko si paring Nestor Bendibil. Apo, si Mang Nestor. Oo, magaling sa branding yun. Yeah. Meron siyang Octagon Hats. Ah, meron siyang Oliver Hats. Apo. Oliver Dome. Oo. Ay, kaibigan ko din mo yun. Ikaw na rin nagsabi sa akin, noong araw pa nag-champion ko sa Roligon, ni wala nag-i-interview sa akin. Basta inaabot na yung trophy. Apo, totoo naman po yun. Eh, iba na panahon ngayon eh. Apo. Ah, para na tayong showbiz sa sabong eh. Actually, nag-uunahan pa nga mga programa para ma-interview ka lang. Totoo po yun. Ganun lang yun. Normal yan eh. Ang mga kumpanya rin, hanggang maaari, gusto sila yung makauna mag-interview, di ba? Eh, kaya lang, ikaw sarado na utak mo na Thunderbird ka. Opo. Eh, mga lumapit ba sa'yo bago, ano? Mayroon po. Mag-champion ka. Mayroon po. Na ibang kumpanya. Sinabi kung pwede sa kanila. Ano sinagot mo? Eh, ako, wala akong problema. Kahit ano eh. Okay lang eh. Eh, kaya lang, nagustuhan nung namin ng brother ko, yung Thunderbird talaga. Ah, yung si Greg po, yung kuya Greg ko. Okay. Kasi mahilig ko yun eh, sa ganyan eh. Ah, ganun. Eh, ako, wala ko eh. Basta ako... Wala ko sinabi mo, hindi, kasi nasa panaginip ko na yung malagay ako doon sa billboard na yun. Hindi. Eh, ako kasi sabong, ano, sabong lang. Basta bitaw, magnalo, mag-champion, okay na sa akin yun. Okay. Ito ba mga anak mo, ano, college na, high school? Or... Apo, ito pong bunso eh... Grade 6 po. Grade 6, okay. Opo, ito pong pangalawa ay college na po, second year college na po. Opo. Oh. At po yung panganay ko, okay. Nasa Australia po siya ngayon, nagma-masters po siya. Babae? Opo, babae po. Okay, tatlo na. Opo, doon po sa brother ko. Okay. Kay Kuya Greg po siya nakatira. Sa Australia. Anong course? Nagma-masters po siya ng, ano eh, sa nursing po siya ngayon. Ah, oo. Nag-si po siya ng nursing. Okay. Pero dito po sa UP, nakatapos po siya ng, ano ba ito? Broadcom po ang tinapos niya dito sa UP. Ano po siya? Broadcasting and Communication. Cum laude po siya ng UP. Wow. Ang anak kong babae. Bakit siya mag-nursing para doon mag-settle down sa Australia? Opo. Ganun eh. Opo. Ang kailangan daw doon ka mag-graduate. Oh, yun nga daw po eh. Sabi po eh. Pero ang kaibigan na sa Bungero si Romano Pedroche. Kilala mo yun, mga anak ni Al Pedroche yun eh. Opo. Yung mga taga... Nung araw sa Roligon, sila yung mga taga duty free. Ah, diba? Grupong duty free. Yun, napunta na Australia doon siya nag-graduate ng physical therapy. So, may apo ka na? Ay, wala pa po. Wala pa pong asawa yung panganay ko. Ah, wala pa. Dalaga pa po. Ilan taon ka na ngayon, Frank? 45 po. 45? So, matagal-tagal pa. mga limang champion pa. Kaya pa ho. Okay. Eh, nag-champion ka na sa World Slasher, so nothing to prove na. Opo naman. Ngayon, may World Pitmaster ka naman. Opo. So, opo. Delikado ba sila? Ay, hindi po natin masabi. Marami pong magaling na manok doon. Pero, baka sakali po. Ganun naman tayo. Sige. Baka hos tayo swerte. Okay. Pagkatapos po kasi namin mag-champion doon sa Araneta, nag-champion doon lang kami sa NCA. Ah, talaga? Magkasunod? Mm-hmm. Okay. Pagbabalik po ng Chicken Talk, alamin natin mga plano pa ni Frank at ano pa ang advice na maibibigay niya sa inyong mga gusto rin mag-champion sa isang international derby.